ating beef. So, ito po yung ating Japanese udon. Tsaka meron po tayong gulay na cabbage. So, imamarinate lang po natin muna yung ating beef. So, maglalagay lang po tayo ng 1 teaspoon of sugar. Ipin po tayo ng konting black pepper. So, imi-mix lang po natin siya, guys. Imamarinate lang po natin siya ng 10 to 15 minutes bago natin po siya i-fry. So, hello po, guys. Mag-start na po tayo ng luto. So, maglalagay lang po ako ng konting oil. So, unahin po natin muna fry yung ating vegetables. Half cook lang po. So, garlic. So, i-fry muna natin yung ating vegetables, cabbage, bago po tayo maluto ng ating, bago po natin kikisa yung ating beef. So, stir lang po natin yung garlic natin hanggang mag-golden brown. Wait lang po natin ng ating garlic hanggang mag-golden brown bago po natin ilagay yung ating cabbage. So, medyo okay na po. So, ilagay lang po natin yung ating cabbage. So, ipapay lang po natin yung ating cabbage. So, maglalagay lang po ako ng half teaspoon of sugar. Saka half teaspoon of coconut. Lalagyan lang po ako ng chicken sauce para sa ating gulay. Para may lasa yung ating gulay. So, hintay lang po natin, guys. Pag nagpa-fry kayo, half-cook lang po. Kasi pangit po ba yung overcook mo. Ayan po, okay na po yung gulay natin. Okay na po yung gulay natin. So, isi-set aside lang po yung gulay natin. Set aside lang po natin yung gulay, guys. Kasi magpa-fry tayo ng ating beef. So, yun, guys. Mag-start na po tayo mag-fry ng ating, mag-stir ng ating beef. So, oil. So, ayan po, guys. Medyo okay na po yung ating garlic. So, ilalagay na po natin yung ating minarinate kanina na beef. Marinate naman po yung beef natin kasi nilagyan natin sa kanina ng sugar, wine, tsaka light soy sauce. So, hintayin na po natin maging okay yung ating beef bago natin inihalo yung ating oven. So, mag-add lang po ako ng black pepper sa ating. Ganyan po. Black pepper po. Konti lang po niluto ko kasi pang breakfast lang naman po. But dalawa lang naman po kung kakain ko din. Bulo. So, mag-a-add lang po ako, guys, ng dark soy sauce. Starting with. So, mag-add lang po ako ng 1 spoon ng dark soy sauce. Ayan po.
ito na po yung meat natin. Ayan, pwede na po yung meat natin, guys. So, i-sit aside po natin ang itong meat na tamata at yung vegetables. So, i-sit aside po natin muna yung meat natin. Set lang po natin yung beef tsaka vegetables. Kasi ngayon, so may remaining oil po tayo ng beef. So, nunig lang po na maglagay tayo ng panibagong oil. So, ilalagay na lang po natin yung ating udon. So, ayan na. So, fry lang po natin yung ating udon, guys. Hanggang maliit po siya. Saka natin ilalagay yung ating sa kagulay. Ayan. So, dito sa ating udon, mag-a-add lang po ako ng sweet soy sauce. Mag-a-add lang po ako ng sweet soy sauce. Mag-a-add lang po ako ng sweet soy sauce na 1 tablespoon. Tapos mamaya, titikman na lang natin kung okay na po yung lasa niya. Ipapry lang po natin yung ating udon hanggang maluto bago natin i-mix yung ating beef sa kagulay. Bakit po kasi, guys, pag diretso mo halo yung beef sa kagulay sa kaudon, hindi po siya malasa. So, kailangan po, step by step po, separate mo siya sa pagluto. Tapos, pag okay na po yung udon natin, saka po natin i-combine yung ating beef sa yung ating vegetables. So, wait lang po natin maluto itong udon natin bago natin i-combine yung ating halo itong ating vegetables sa kagulay sa ating udon. Tikman lang po natin yung ating udon if okay na siya. Matigas pa po yung udon natin, guys. So, kailangan muna natin siyang palutuin muna bago natin inalo yung ating udon. So, strain lang po natin na occasionally yung ating udon kasi po ma-stick po siya sa ating lutuan pag inaanak mo natin siya. Malapit na po maluto yung ating udon. So, pag okay na po siya, i-mix na lang po natin yung ating beef sa kaya yung ating kagulay. So, tingnan natin ulit, guys, if okay na siya. So, okay na po yung udon natin. So, ihahalo na po natin yung beef para mag-soak yung rasa natin sa udon. Tapos, try ko lang po tikman yung ating udon if okay na siya. Or need pa siya maglagay ng dark soy sauce. So, medyo hindi pa enough, guys, yung ating soy sauce. So, mag-a-add lang po ako ng konting sweet soy sauce. Konti lang. 1 spoon of sweet soy sauce ulit. Ayan. Ang sarap ng ating deep fried udon. So, okay na po ito siya. Okay na po ito, guys. So, ihalo na natin ang ating vegetables. Ta-da!
ilalagay na po natin ang vegetables natin. So, ayan guys, minix na lang natin yung ating vegetables sa ating udon tsaka. So, kasi naluto na natin kanina ng half cup yung ating udon ay yung ating vegetables. So, konting nga mix-mix lang po. Okay na po siya. So, ayan. Ang sarap ng ating deep fried udon. Ayan. Guys, okay na po itong aking ano, beef fried udon. So, pwede na po natin siyang ihain. Pwede na po tayo kumain. So, marami pong gulay. Masarap kasi pag maraming gulay. Thank you for watching guys. Have a nice day everyone. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa aking channel, please subscribe Lori76TV. God bless everyone. So hello mga lalabs, ito na po yung finished product ng ating beef fried udon. Ayan po. Ayan, super yummy ang ating beef fried udon. So ayan po. Marami po siyang veggie. Vegetables. Mahilig po kasi akong kumain ng vegetables. So, ayan po yung ating dish for today. Beef fried udon. Perfect po sa breakfast. Or pwede din po sa lunch. Ayan po yung ating beef fried udon. So, thank you for watching. Please subscribe my channel, Glory76TV. God bless. Bye-bye.